Sira. Bugs. Boom, banis. Bonit. Ka. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Yun yung sinasabi ng puso ko. Grabe. Tanggal ang mga tabakaw nito. Ang sarap ng mga tanawin dito, grabe. Napaka-peaceful. Wow. Overloaded. Trees. Fruits. Ang naririnig mo lang dito. Huni ng ibon. Manok. At salita ako. Wow. Pauwi na tayo. Pahinga lang tayo konti. Sabi ng puso ko, tugudug, tugudug, tugudug. Ang laki ng butas. Marami. Diyos ko. Warak. Nakakahilo. Nahihilo talaga ako. Bakit? Grabe. Pero ang sarap pagpawisan ganito lagi araw-araw. Yung itsura na yan. Tara na, let's go na. Untiin. Malapit lang naman siya. Malapit lang siya. Kaso nga nakakahingal kasi paakyat. Kanina sa pababa, hindi naman masyado. Paakyat po. Oh, may bisita na naman. May bagong dating. Tayo natin sila. Kwentuhan. Bangor. Po. Napababa ka na? Tapos na. Nawarak na yung pantal. Ay, pabarak na kita. Tawa. Ayan. Taga dito lang sila. Mga residents. Residences sila dito. Ang sim siguro nila. Ang lalaki na bato. Tama. Kaya kayo, pagpupunta kayo dito sa Puput River, hindi nyo pagsisiyan. Sa halaga ng 30 pesos bawat isang tao, 500 bawat cottage, eh kahit ilan na kayo doon, pagsiksikan yung sarili nyo kahit ilan kayo, nasa 500 lang ang cottage nila. So yung parking fee na sa 20 pesos lang, saan ka pa? Sulit na sulit. Ang ganda pa ng tubig dahil mismo galing sa bukal ang tubig nila, malinis, okay, crystal clear water. Ang daming bukal, grabe. Ang sarap maligo, pero limited time lang tayo. Hindi tayo pwede magtagal kasi nasa Tanay Rizal tayo at magkahanap pa tayo ng ibang pwede pang mapuntahan at pwede pang mapicturan, pwede pang makita, pwede pang spot at makilala ng mga tao yung mga tagong lugar dito sa Tanay Rizal. Kaya dapat lang malaman nila ng mga iron mga ganitong lugar dito sa Tanay Rizal. Grabe, sobrang ganda, napakaganda na yung lugar, yung place, tahimik, hindi siya madumi, yung tubig napakalinis, crystal clear water. Pwede mo pang inumin kasi galing naman sa bukal yung tubig na umaagos. At saka maganda sa mga barkada na magaya ng mga ganyang lugar, ng mga paliguan. Kasi bonding, family bonding. Pwede rin, family bonding. Kasi mga sasakyan, pwede naman ipasok dito hanggang dyan. So, malapit lang naman, pababa lang siya pag ganun. Pero nakapagod siya pag pabalik na pataas kasi tinamitsod ako. Naliligo ako sa pawis. Kasi tapos dun sa baba, mabato, kakakbang kong na hindi ako mabasa. Pero nabasa pa rin ako dahil nga nabutas na nga ang pantalon ko.
So let's go. Tuloy ang kauwi. Habang tumatakbo yung oras hanggang pahapon ng pahapon, marami pa rin pupunta dito. Grabe ang ganda. Yung nakakatuwa. Maraming halaman. Maraming mga puno. Hindi lang basa-basa puno, kasi puno ng prutas. Ayan. Mga kalamansi. Halaman, yung mga bulaklak. Tapos ang daming ibang klaseng kahoy. Kahoy na yung ginagawang papel. Tapos hindi siya naman nakakatakot dito. Kasi may mga bahay dito ng mga nakatira. Ayan. Kikita yung paligid. Ayan, malinis. Talagang kinakat nila yung mga damo na matataas. Kaya hindi siya masyadong nakakatakot dito sa Pupot River. So ayan na. Dito na tayo nakapark. Dito na. Ayan na siya. Kita na naman kaming dalawa. Kung pwede lang ipasok doon sa river, pasok ko siya. At least ito pa na malinisan ko naman siya kahit konti lang. Kasi mga ilang araw na siya hindi na wawashingan. So yun, hanggang sa muli. Nagpaalam na ako kanina, magpapaalam ulit ako ngayon. So hanggang sa muli. Ingat lalo sa lahat na mapupunta dito. Enjoy naman kayo dito. Sigurado mag-i-enjoy kayo, lalo na at barkada, kasama mo, family, kasama mo, or sino man kasama mo, basta kilala mo, mag-i-enjoy kayo sa Pupot River. So hanggang sa muli. Bye-bye.